bagay na gusto kong i-share sa inyo. So, samahan niyo ako. Bali, ang una kong ipapakita sa inyo guys is itong faucet. Dito kasi sa UK, uso yung merong hot at saka cold na tap. Dito na kami umiinom ng tubig. Hindi uso dito yung mineral water. Bali dito, iraran mo lang yung cold para malamig na. Tapos, dyan ka nakukuha ng pang-inumin mo. Itong hot, mainly, ginagamit lang ito parang panghugas ng kamay or sa plato kasi masyadong malamig yung tubig dito. Hindi kami kumukuha ng inumin sa hot na tap kasi ang sabi nila, nakastore na daw yung tubig dun sa hot. Kaya dun lang kami sa cold kumukuha ng pang-inumin namin. Dito, kung magkakapipan kami, o kaya pag nagtitiis sila, ang gagawin nila, iraran nila yung cold na tap, tapos gagamit sila ng kettle. Bali ito, lalagyan lang nila ng tubig, tapos ipapainit na nila. Hindi uso dito ang thermos. So ito ang usually na makikita mo sa mga British na bahay, kettle. Mahilig din silang gumamit ng toaster para sa mga loaf bread. Usually kasi sa umaga, yung mga Briton, ang gusto nila, toast. So yan, mahilig sila sa toaster. Dito sa UK, may choice ka kung gusto mong mag-monthly bill ng kuryente. Or meron naman itinatawag na prepayment electric meter. Yung parang prepaid load na tinatawag natin dyan sa Pinas. Ito naman, ang gagamitin mo, dadalhin mo sa store para magpa-load, ito. So pagka nagpa-load ka na, balik ka lang dito, insert mo lang ulit. Tapos makikita mo na na-top-upan na yung bill mo. Ang kagandahan dito, halimbawa nakalimutan mong mag-load, meron siyang backup na 5 pounds para meron kang magamit na emergency. Pagkatapos nun, pagka nagpa-load ka, ibabawas na lang nila yon dun sa niload mo. Kaya hindi rin naman problema kung halimbawa nakalimutan mong mag-load ngayon. Pero dapat lang, mag-load ka na kaagad-agad. Kasi kung hindi, mapuputulan ka tapos may bayad dun sa reconnection. Ito naman ay yung para sa gas. Diba dyan sa Pinas, uso sa atin yung mga shilling? Dito, top up din or pwedeng monthly bill. Pero dito sa bahay kung saan ako nakatira, ang ginagamit ay top up. Ito naman, ang gagamitan mo naman is card. So parang ano lang din siya, a SIM card. Ito ang dadalhin mo sa shop, papaloadan mo, tapos i-insert mo na lang dito para yan na yung konsumo mo sa isang buwan. Yan yung sa gas. Dito sa UK, uso din ang vacuum kasi halos lahat ng mga bahay dito naka-carpet. Yun kasi malamig ang panahon dito kaya mostly ng mga bahay naka-carpet. E mahirap namang walisan kaya ang ginagamit nila vacuum cleaner. Unlike sa atin, walis. Kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin ko yung walis. Mas madali kasi. Dito sa UK, gumagamit sila ng black bin at saka green na bin. Dito sa black bin, ang nilalagay namin ay yung mga nappy, sanitary pads, mga kitchen roll, tissue, mga waste, mga nabasag na mga gamit, ganyan. Pero, dito naman sa green, yung mga recyclables tulad ng cardboard, yung plastic bottles, yung books, yung mga tin cans, yan, yung napaganuhan ng sardinas, andyan dyan, mga aerosol, dapat hindi siya nakasupot, otherwise, hindi nila kukolektahin. So, ganun ang waste disposal dito sa UK. Ito naman yung heater, guys. Bali, lahat ng bahay dito may heater. Bawat sulok ng bahay may heater. So, merong heater dito sa kwarto, sa kusina, sa sala, at saka sa CR. Kasi masyadong malamig dito. Kung wala ito, lalamigin ka talaga. Bali ito, pwede mo i-adjust dito. Yan. Yan. Depende yan kung anong gusto mong heat ang lalabas. Yan. Ganyan siya.
gas ito, pero meron ding mga electric. So yan guys, yan yung mga ibang bagay na ginagawa dito. So sa susunod ulit, I hope na na-enjoy nyo kung ano yung shinare ko sa inyo. So thank you for watching! Be safe! Bye!